Magandang, magandang hapon, mga kasama ng Sabado. Kumusta po kayo? Ako po si Rod Marcelino at muli nagbabalik po ang inyong barkadahang pangnutrisyon dito sa nag-iisa at namumukot-tangi na Noontime Nutrition Shows on Radio, ang radyo mo sa nutrisyon. At syempre, kapiling natin natural ang ating main ingredient na siyang nagbibigay sustansya sa radyo mo sa nutrisyon, ang ever-charming at walang kapaguran na Executive Director ng National Nutrition Council ng Department of Health, si Assistant Secretary Bernie T. Flores. Magandang hapon po, Ma'am Bernie. Isang nutritious at healthy afternoon sa iyo, Rod. Magandang hapon. At sa atin pong milyong listener ng Radyo Mo sa Nutrisyon at mga nanonood din dito sa ating www.rmnnews.com sa live streaming. Oo. Isa rin special na pagbati dun sa mga inang nakikinig, pati na rin dun sa mga mama o hindi pa father na nakikinig. Marami tayong mga fans na hindi pa man sila padre de familia. Uh-huh. Nag-pre-prepare, nag-ahanda na. So, dun sa mga mami naman, particularly yung mga nagbe-breastfeed na, kumusta po? Magandang hapon sa inyong lahat. Sana'y marami kayong napapakinabangan sa mga pinag-uusapan natin. Lalo't Nutrition Month pa rin, July, at patuloy nating pinagsusulong yung tema ng Nutrition Month, yung breastfeeding, tama, sapat, at eksklusibo. Yun ang ating pinagtutuunang paksa, Rod. Yes, Ma'am Bernie. In fact, mga kasama, Ma'am, maging mga kaibigan kong lalaki ay nag-comment na interesting at very informative ang ating topic nung nakaraang Sabado. Yun nga lang, biting araw. Kinapos tayo sa oras. May talaga ang oras natin. Pero maraming salamat naman at nakakatulong pala tayo. I'm sure magiging interesante rin ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Switch naman tayo dun sa papel ng pamilya, Rod. Mm-hmm. Sa breastfeeding. Kasi last week, tinutukan natin yung mother and child. Oh. Ngayon, para maging successful talaga ang breastfeeding, maraming kailangan tumulong dun sa mother. So, hindi lang yung nanay, hindi lang yung husband. Hindi lang. Kailangan pati buong pamilya at yung kanyang komunidad. Isama na rin dyan yung lahat ng miyembro, hindi lamang din yung mga officials, kahit na ordinaryong miyembro ng komunidad. And believe it or not, promoting, protecting, at supporting breastfeeding is a real community effort. Agree ako dyan, Ma'am Bernie. Actually, nagbabasa ako ng konti at sabi nga, para maging successful, ang breastfeeding ay kailangan ang suporta, hindi lang ng pamilya, kundi maging ng mga counselor at consultant. Kailangan ng breastfeeding support groups. Tama ka, Rod. At magaling ka magbasa. Ano? Tama. Kuwali ng babasahin. Kasi sa pamamagitan nitong ating tinatawag na breastfeeding support groups, na ipapakita at naipadarama natin sa mga ina na may katulong sila sa pag-aaruga at pagtiyak sa nutrisyon ng kanilang baby. Dapat maging pananaw ng ating mga pamilya at komunidad na ang breastfeeding ang natural at pinakamabuting paraan para i-nourish ang mga sanggol. Yes, Ma'am Bernie. Kaya mga kasama, tutog na mga kaibigan at tiyak. Marami ulit tayong matututunan sa talakayan natin ngayong hapon. Okay, so ipakilala na natin ang ating bisita. At siya ay walang iba kundi isang Medical Officer 5. Mm-hmm. At coordinator ng isang malawak na programa sa Department of Health sa ating bansa. At ito ay yung programang natalakay na rin natin nung nakaraang season, yung tinatawag natin Infant and Young Child Feeding or IYCF. So ang ating bisita ay ang IYCF coordinator ng buong Mandaluyong City. So siya ay walang iba kundi si Dr. Shari Ludovina Sabalvaro ng Mandaluyong City. At good afternoon po, Dr. Shari. Good afternoon. And welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Good afternoon po, Ma'am Bernie and Kuya Rod. Good afternoon po. Good afternoon din po sa mga tagapakinig. Okay, ayun. O sige, pakiulit po, Doc, ang bati sa ating tagapakinig. Good afternoon po, Ma'am Bernie and Kuya Rod. Good afternoon po sa ating mga tagapakinig. Okay. Okay. Pwede ba Dog Shari na lang? Dog Shari. Dog, ano ba ang breastfeeding support group? Bakit nakatutulong ito sa pagikayat, pagsusulong ng breastfeeding para maging tama, sapat, at eksklusibo?
Ang breastfeeding support group po ay isang grupo ng voluntaryong tumutulong sa ating mga ina, mm-hmm. sa mga community, ukol sa pagpapasuso at pagpapakain sa mga sanggol mula 6 na buwan pataas. Okay. So, sa pamamagitan po ng paggabay nila sa pagdating sa pagpapasuso at pagpapakain, nagiging successful po yung pagpapasuso ng mga ating ina sa community. Yun. Tapos nakakatulong po ang breastfeeding support group dahil sa paglaganap po ng kaalaman. So parang nakakapag-lecture po sila dun sa mga nanay, nakakapagbigay po sila ng mga ng counseling, mm-hmm. tapos namo-monitor din po nila kung tuloy-tuloy po bang nakakapagpapadeling. Kumbaga sila nag-encourage. Tutok. Oo, nakatutok sa mga. Kumbaga reporter. Correct. Nakatutok. O yung mga listener natin, tutok kayo dyan sa radyo mo sa Nutrisyon. Doc Shari, matanong ko lang, sabi mo organization siya. So, sino yung nag-organisa sa kanila? Pag sa community naman po kasi, pwede naman po yung barangay official ba? Or sa health center po. Oh, health yung center, mga nakakaalam po kung paano po sila matitrain ng mabuti. Okay. So, pwede po silang lumapit sa mga health center or kung may kakilala po silang mga BNS po to all, mm-hmm. pwede po silang tulungan kung paano po nila maititrain yung mga interested na mag sumali sa grupo. So, pwedeng kahit na sino ang magpasimula, ganun po ba? Pwede po. Halimbawa, may nakikinig sa atin ay gusto niyang makatulong dahil naniniwala siya na kailangan isulong ang breastfeeding sa kanilang barangay. So, ano yung first step na dapat niyang gawin? Kung meron po kasing existing na grupo na dun sa barangay, pwede po natin siya pick up. Kung wala po? Kung wala naman po, kung meron po silang isang, kumbaga, sinusunod na isang alituntunin na talagang gusto nilang makatulong, pwede rin po silang magbuo. Okay, pwede silang magbuo. Pero kanino sila lalapit para magbuo sila? Siguro sa barangay level po, pwede po sa barangay health center. Okay. Barangay health center o sa barangay health station doon sa mga outside of Metro Manila. Okay. Kasi abot po ito, di ba Rod? Abot din sa ito, hindi lamang tayo nasa napapakinggan dito sa... Yes, sa Metro Manila hanggang... we can reach as far as Basilan. Ah, talaga, sa Bella City, Richard. Okay, so Doc Shari, sino naman po yung ating pwedeng bumuo ng isang community barangay breastfeeding support group? First and foremost po, dapat syempre nakakabasa din siya at nakakapagsalita. Mm-hmm. Tapos pwede rin po may experience na rin sila sa community work. Hindi ko po masabing babae lang kasi pwede naman po mga lalaki din. Sama din po mga lolo, okay. Lola, kagaya po sa amin. Tapos, syempre, respect. Ay, hindi pa naman. Sa kanilang barangay. Sa kanilang barangay. So, dapat po respected rin siya ng community. So, uh-huh. para susundin din po siya. Tapos, kaya po niya mag-allocate ng time niya para dun sa monitoring and counseling ng mga nanay or para pag sinusubaybayan niya yung mga nanay po. So, practically, Doc Shari, paki-explain mo nga po sa akin. Halimbawa, meron na ng grupo. Anong gagawin nila? Anong mga responsibilities, kumbaga, ng grupong yon? So, sa una po, kailangan siya na matrain muna po sila on infant and young child feeding. Mm-hmm. Tapos, pagka nandun na po sila, pwede po silang, ginagawa po namin, nag-duty muna sila dun sa center para makapture po nila yung mga dumarating. Alam po nila kung sino yung mga kailangan nila i-monitor. Mm-hmm. So, na buntis. Opo, buntis ba o nagpapasuso na? Pwede pong nagpapasuso na time na yun. Tapos, kung ano po, limbawa ang sinabi na, na kailangan ng monitoring dahil baka biglang mag-shift to bottle feeding, sinusubaybayan po nila. Kasi, so, balik, meron silang listahan? Opo. O gagawa sila ng listahan? Opo. Meron po silang notebook tsaka yung logbook. Okay. So, pagka nag-meeting po kami, pinag-aan po namin yan, pinag-uusapan namin. Ano yung na-encounter mo? Ano yung sinuggest mo? So, inaalam muna nila kung ano yung paraan ng pagpapakain muna sa baby? Ganun ba yun? Kung kasi when sinabi mo kanina, kinapture o ikakapture, baka akalain ng mga tagapakinig natin eh, ikukulong sila. i-identify ba? Tama. Tapos, pagkalimbawang kailangan po niya talaga ng kailangan siyang subaybayan, susundan po siya dun sa bahay, kumbaga, dun po siya imo-monitor. Ah, imo-monitor. Tapos, asan po yung support na tinatawag? Anong support ang ibibigay niyo? Bali, counseling po. Mm-hmm. Tapos, syempre sinisigurado nila na talagang nandun pa rin yung tamang attachment, kunyari, at positioning, kung
halimbawa po, kunyari ang problema niya is inverted nipple. So, they will make sure na talagang kailangan meron siyang mga device na pwedeng kunin yung gatas. Tamang cup feeding. So, bale, matutulungan siya dun kung may mga problema siya sa pagpapadede. Ganon.